So ayun, may galap shoutout sa inyong lahat. No? Kumusta na po kayo dyan? Saan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo. Actually, kakagising ko lang kasi nga naghakot kami ng gamit, no? Naglipat kami. Ngayon, meron lang akong gustong reaksyonan. And bago ko po ito umpisahan ay happy third Mansari po sa Team Palaboy. Thank you so much po sa mga walang sawang pagsuporta sa Team Palaboy, sponsors, fans, followers, at sa lahat po, maraming salamat. Ayan. So ngayon, meron akong reaction na kung saan nag-react nga si Ma'am Lani, no, si Ate Lani. Nag-react siya kasi nga noon daw, nung panahon na nanghingi sila ng kasagutan, nanghingi sila ng tanong kung anong nangyari sa kapatid nila, ay nihay niho, wala daw sagot yung idol nyo. Yung idol nila pala. Nihay niho, maski chat, message, text, hindi daw nagpapakita. Hi Daisy, yung idol nyo. Samantala ngayon daw, malakas na daw magparinig. Malakas na daw bumira. No? At malakas na daw tumira, bumanat, no? Kaya ngayon, sabi nga ni Ate Lani, aba, joke-joke, pipi ka noon, may boses ka na ngayon, mahiya ka naman. Sinungaling, naku, kung naalala niyo nga si ano, Ma'am Irene, comment doon sa live ni joke-joke, sabi niya, bakla, sabi niya, sinungaling, parang ganun eh, basta may mga nabasa akong comment doon. Walang imik itong si Jokjok. Diba, sa totoo lang, lumabas, ngayon ninyo sabihin na mabuting tao yung idol nila. No, dyan sa kabila, ngayon nyo sabihin mabuting tao yung idol nyo. Nagpapakitang tao lang yan, con artist yan, sinungaling yan, plastic yan, manggagamit yan. Noon, nung panahon na gustong makausap ng kapatid, no, ni maliit yung jok-jok nyo, hindi nagsasalita, hindi lumalabas, hindi nagpaparamdam at hindi sumasagot sa mga tanong ng T-siblings. Samantala ngayon, malakas nang magparinig. Malakas ng bumanat. Lumabas na yung totoong kulay. Kaya nga, sabi nga dito ni Ma'am Lani na bakit ngayon lang, eh nasaan noon, nung panahon na nagtatanong sila, ba't ayaw lumabas? Bakit ngayon, tsaka malakas bumira, tsaka malakas magparinig? Actually, wait lang, hanapin ko. Mayroon ditong video na screen record ko, nagsalita si Ate Lani ba yun? Ah, hindi ko na-save. Basta isa sa mga sabi ni Ate Lani doon na bakit ngayon lang nagkaganyan na kung saan ay wala nang masyadong, kumbaga hindi na masyadong malakas yung kanyang pangalan. Bakit noon nung tinatanong nga daw nila, no, halos isang taon daw silang naghihintay ng kasagutan at isang taon silang ginawang tanga ni Jokjok, no, para sagutin lang ang kanilang tanong na anong nangyari, bakit ganoon, buhay naman nung kinuha, bakit patay na nung binalik, di ba? Oo, hindi naman daw masama yun eh, na magtanong. Kasi sa totoo lang, magkaiba kasi yung sa medical legal. Actually, kahit sabihin natin, hindi pa ba sapat yung pinakita ng medical legal or yung result ng hospital na namatay dahil sa COVID, namatay dahil na-complicate kasi bukod na sa may iniindang karamdaman na si Mahal, ay na-trigger lang yung sakit niya dahil na COVID. Pero magkaiba pa rin yung
makausap mong personal yung taong may hawak sa kapatid nila. 'Di ba? Kasi ang tanong lang naman nila Ma'am Lani ng pamilyang T ay bakit ganoon? Bakit ganyan naman ang nangyari? Ang saya-saya nyo pa, 'di ba? Umabot pa kayo ng Bicol. Akala ba na inalagaan mo pa, pinakita mo sa mga fans, sa mga supporters at sa taong bayan na inaruga mo sila, minahal mo siya, 'di ba? Binubuhat-buhat mo pa siya. Oo, sabi pa nga nung ibang artista, napakabait talaga ni Jukjuk. Buhat-buhat talaga si maliit, akyat baba, from ground floor to second floor. Parang ganun eh, to first floor, ganyan. Bit-bit na si maliit dito, bit-bit pa yung maleta, nilulutuan, nililiguan, pinapakain, hatid sundo. Ganun ang pinapakita sa kamera. Pero bakit bigla-bigla na lang na mayapa? Bakit bigla-bigla na lang pumanaw? Simple lang naman ang gustong, ang hiling ng T-siblings eh, yung makapagkwento lang si Jok-Jok sa mga nangyari. Hindi naman nila biniblame yung tao na siya ang may dahilan ng pagkamatay dahil sa kanya kaya namatay. Hindi nila biniblame. Ang sa kanilang maikwento lang. No, kasi marami silang katanungan eh, bakit masama na ba ang magtanong? Hindi naman siya pinapatay ng T-siblings. Hindi naman sa pag nag-usap sila ng T-siblings doon, hindi naman nila binubugbog si Jok-Jok. Bakit binubugbog ba ng T-siblings si Jok-Jok? Hindi naman. Ang sabi lang naman ng T-siblings, gusto ka lang namin makausap kasi kumbaga wala na yung kapatid namin, ikaw na lang yung natitira. 'Di ba? Kasi ultimo yung mga kapatid, may doubt. Kasi sabi na nga ni Ate Irene or ni Ma'am Irene noon na si Maliit hindi talaga yan magtitigil or magtagal sa isang bahay nang walang gusto. Si Maliit daw hindi daw yan magstay nang matagal sa puder ng lalaki kung wala siyang gusto doon sa lalaki. So means to say, kaya nagtagal si Mahal doon, meron siyang feelings or mutual feelings doon sa tao. Ang problema lang kasi doon, yung T-siblings naman, mga kapatid ni Maliit, ang expect nila is si Jok-Jok at si Maliit may relasyon. Kasi yun ang pinapakita nila sa tao. Kinikilig si Maliit. Diba, aminin nyo man sa akin, kahit sa Team Palaboy, sa MC, aminin nyo man sa akin, ano sa pakiramdam ninyo, ano sa tingin ninyo ang sitwasyon ni Jok-Jok at ni Mahal? Diba, parang meron silang chemistry, meron silang something. Kinilig nga kayo eh. Diba? Pero all of the sudden, ginamit lang si Maliit. Kaya maraming katanungan ang pamilya ni Maliit na bakit gano'n na lang basta-bastang nangyari. Nakita namin sa vlog, nakita namin sa TV, nakita namin sa mga iba't ibang content, sa iba't ibang vlog na masaya kayo, malakas yung si Maliit. Tapos in the end, ilang araw makalipas, ilang linggong nakalipas, bigla na lang namatay. So, anong nangyari? Kahit sabihin natin may result na ang medical, may result na ang medico-legal, ang hospitals, at meron ng tawag dito, result na death, o anong dahilan ng pagkamatay, iba pa rin yung i-explain mo doon sa pamilya na kasi ganito po eh. Kasi ang pamilya kasi matatanggap nila kung sa puder nila yun namatay. Kasi sa puder nila, baby daw yan eh. Ultimo pagsipilyo, lutuan mo yan, timplahan mo yan, diba? Liguan mo yan. Siguro kung sa puder nila namatay yun, tanggap pa nila. Pero sa puder kasi ng ibang tao, kaya kahit sabihin mong meron ng result sa medical record na ito yung kinamatay, kailangan pa rin nila ng
kwento doon sa nakasama. Pero all of the sudden, hindi nga nagsasalita si Jokjok, hindi nga lumalabas. Kaya yung pamilya ni Maliit, may hinanakit, may sama ng loob. Kasi nahuhulog parang, kaya ayaw ba ito magsalita? Kaya ba ito ayaw lumabas? Kasi may ginawa siyang masama. Meron ba siyang ginawa sa kapatid namin? Kaya ayaw niya magsalita. Diba? Kahit sino naman po, kung sa sitwasyon natin, nangyari yun na hiniram yung kapatid natin, buhay, binalik sa atin, abo na, talaga namang masaktan tayo. Kaya ngayon nakapag-react si Ate Lani or si Ma'am Lani na bakit noon si Jokjok bingi-bingihan, bungul-bungulan, pipi. Diba? Pero ngayon bakit nagkabosis na? Tapos ngayong magsalita na ang mga kapatid ni Mayapa, ni Maliit, sabihin agad ni Gwen, ginamit na naman yung idol niya, pinagkakitaan. My goodness. Diba? Ngayon, yun lang naman kaya lumabas ang mga kapatid ni Maliit eh. Kasi nung sila ang nagtanong, hindi lumabas. Pero ngayon si Jokjok nagsalita na never pa rin nagpunta sa kanila at kinausap sila. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman yan papatayin si Jokjok pag pumunta yan doon sa T-Sibling sa Tandang Sora. Kasi pulis naman yung kapatid. Tsaka hindi naman tanga yung pulis na gagawa ng ikakapahamak ng ranggo niya. Mataas na ranggo ni Sir Jason na. Di ba? Hindi naman niya sasayangin at dudumihan yung kamay niya. Ang sa kanila lang kasagutan, sa kanilang katanungan. Hindi porkit nagising sila. Sino ba naman nung panahon na ilang taon, na halos 2 taon nilang inantay magsalita? Tapos ngayon nagsasalita na hindi man lang sila pinapansin. Di ba? So yun lang. Maraming maraming salamat.